babalik after judge after celebrity judges edition. So nung first week namin, grabe yung gaso sa sin kami lahat, nag-Airbnb lang kami for a week. Tapos umuwi kami kasi hindi naman namin expect na kukuha kami or something. And then only to find out na after like 1 or 2 weeks, pinapabalik na kami. So parang sayang, di ba? So kailangan namin mag-ipon ulit. And yun. Ginawa namin, nag-solicit kami sa mga companies. And actually, ex-skill na parang bibigyan kami ng pamasahe or pang ano, pang stay allowance. Then pagbalik namin, may libreng performance kami sa kanila. Dalawa at atin. Kaya parang for every 50,000, isang 1 hour set na bibigyan sa kanila. So yun, nung bumalik kami, buong December namin, wala, kami talagang kinita. Binawa. Pero okay naman, investment. Tapos yung experience naman namin kasi doon sa UK is sobrang saya. Naging magaling kami mag-English, joke lang. 2 months din kami doon eh. Tapos yung mga nakilala kami mga Filipino communities doon. So after Next Factor, in-invite kami after 7 months, in-invite kami for a tour, parang concert tours for Filipino communities doon, together with Bradley Holmes of The Voice. So natuwa rin kami na nakapalik ko lumis kami sa UK, tapos yung TF namin, wala na kami utak. Tsaka yun, babalik ko lang sa dun sa audition yung time. Sobrang yun yung siguro yung kasi never naman kami na-experience na compete kami ever. Kumakanta lang talaga kami sa bars, kaya tapos may sinaliyan talaga kami mag-gym city like for search for yes. Open star. Pero alam mo, hindi siya televised, walang pressure, parang gano'n. So yun, dun sa reality show na yun, grabe yung pressure kasi parang in-all time kami 8 AM, tapos nakakanta kami 11 PM na. Tapos, plus jet lag and stuff. So parang, tapos pagpasok pa yung journey sa inyo, parang busangot na, parang gano'n. So parang, hindi ka makahinga, hindi ka makakanta ng maayos. So parang yun nga, doon namin na-realize na yung mga taong nag-audition doon, tapos nahihit talaga nila yung kanta nila ng maayos. Hindi biro talaga. Kaya pa-respect to all of those contestants na sumasali doon. And yun, sobrang galing. Ano po yung same question na doon? Mainstream. Ah, oo. Okay. Sa totoo lang kami, ano naman natin, mahirap talaga mag-mainstream. Pero kami kasi naniniwala kami na darating yung time eh. Basta may inconsistent ka lang, walang titigil. Tama yung sinasabi nila eh, wala lang titigil. Kasi kung kunyari, hindi ka marunong mag-basketball, sumod ka ng 100 beses, meron at meron papasok doon. So, ibig sabihin, gawa ka lang gawa ng kanta, huwag ka titigil mag-perform, mag-gig ka lang na mag-gig. Palang araw, hindi mo lang alam na kilala ka na. Saan nakuha rin namin sa mga artista na nakasama namin sa mga gigs, like si Glock 9, parang hindi ko makakalimutan yung advice sa amin na tinanong na kami, ilang years na kayong grupo? Ano tayo ba? Mga 3 pa lang, 2 to 3 years. Sabi niya, baby pa kayo tol? Sabi niya, ako, umabot ako ng 9 to 10 years bago ako nakilala. So parang doon kami na-inspire na yun na parang longevity talaga sa industry. Tsaka hindi namin nangangad na maging ano, parang okay. Mga star na star talaga. Kami, ang gusto lang namin is kasi misa kasi ha, pagka masyadong yung abot mo yung parang star na star, tapos biglang, alam mo yun, may ganun eh, may ganun bababa bigla. Ang gusto namin, ito lang kami, dyan lang kami, sa taas. So, yun. Thank you. Guys, medyo...